Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, October 25, 2021. Yung low pressure area nga natin ano na minomonitor sa labas na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility yung pinakasentro nito pero nakaka-apekto pa rin po yan ano sa malaking bahagi ng ating bansa lalo po sa may area ng Southern Luzon, Central Luzon at maging dito pa rin po sa may Palawan. At umiiral pa rin nga po yung ating northeasterly wind flow. Dito po yan sa may extreme northern Luzon kung mapapansin natin. At meron pa rin tayong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Ayon nga po sa ating Japan Agency, ito nga po ay meron na tayong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mababa naman po ang tsansa na ito'y pumasok sa ating bansa. Ayon nga po sa forecast track ng Japan Agency at ng NOAA, ito nga po ay magkakor po yan, papunta rito sa may silangan ng Japan at ito nga po ay may posibilidad na maging isang typhoon category. Check naman natin ano yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin, ano, makakaranas po ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may extreme northern Luzon at Cagayan Valley dahil po yan sa northeasterly wind flow na nakaka-apekto dito sa area ng extreme northern Luzon at Cagayan Valley. At dito naman po sa may Metro Manila, ang makakaranas po tayo dyan ng mahina at katamtamang pag-ulan. Bunsod po yan ng localized thunderstorm at ng ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone at yung trough ng extension ng low pressure area. At maging dito po sa may area ng Visayas, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, makakaranas tayo dyan ng pag-ulan dahil po yan sa LPA at ang ating ITCZ. At kung mapapansin naman natin ano, dito sa may Mindanao, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at maging sa may Palawan dahil pa rin po yan sa ating ITCZ at low pressure area. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast, by October 26, mas mag-intensify pa nga yung bagyo sa labas ng ating bansa at ito'y wala naman pong direktang epekto sa ating bansa at pero makakaranas pa rin po tayo no, ng mga pag-ulan o yung mga kaulapan. Bunsod pa rin po yan ng ating low pressure area sa labas ng ating bansa, yung kanyang extension ng kaulapan. By October 27, mapapansin nga po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan dahil pa rin po yan sa ating ITCZ at yung northeasterly wind flow. Habang ito nga pong bagyo sa labas ng ating bansa ay patuloy na nag-i-intensify, by October 28 mapapansin na nga po natin na ito nga po ay ang direksyon niya po ay paangat na. At pagdating naman po ng October 29, ito nga po ay posible na maging severe tropical storm. Andito na po yan, yung pinakasentro niyan sa extreme northern Luzon. At pagdating po ng October 30, ito nga po ay papalayo na, no? Itong nasabing bagyo as typhoon category. Makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan kung mapapansin natin dahil pa rin po yan sa northeasterly wind flow at yung ating ITCZ. By October 31, papansin nga po natin, makakaranas ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas at ng Palawan. Pagdating po ng November 1, pagpasok na po ng November, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa November. At pagdating po ng November 2, meron tayong isang low pressure area sa labas ng ating bansa at ito nga po ay hindi naman inaasahan na papasok sa ating bansa. By November 3, makapansin po natin na nagkakaroon tayo makakapal na kaulapan sa labas
at loob ng ating bansa. Makakaranas po ng masungit na panahon dito po sa May Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin dito sa ating advanced weather forecast. Again, dahil nga malayo pa yung ating mga advanced weather forecast, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago lahat itong nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayo nakatutok para po malaman natin yung mga posibilidad ng mga pagbabago sa mga weather system natin nakikita sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.